Ano nyo bang bumili at mag-alaga ng aso? So itong video na to ay panoorin nyo, tapusin nyo para magkaroon kayo ng guide kung ano ba or ano ba ang dapat yung tandaan bago kayo mag-shop or bumili ng aalagaan yung aso. So please stay and keep on watching. Hi everyone guys! So welcome back to my YouTube channel. So ako nga pala si Jan. And for today's video, share ko sa inyo kung ano nga ba meron dito sa Arangke, kung ano nga ba yung pwede nilang i-offer sa inyong aalagaang aso. So kung naghahanap kayo ng aalagaang aso, eh panoorin nyo tong video na to, tapusin nyo to. Iyan ko sa inyo ng tip at saka ng pointers bago kayo mag-alaga ng aso. Kasi napaka-importante na mga pointers na ibibigay ko sa inyo para hindi kayo magsisi sa pag-aalaga ng aso at hindi kayo magsisi kung ano nga bang aso yung bibili nyo at aalagaan nyo. Sabihin sa inyong sorpresa about sa puppy giveaways natin. Alam nyo naman guys, before nagpag-giveaway na tayo ng puppy. So isang puppy na yung napag-giveaway natin. At meron pa to at masusundan pa to guys, promise. Gawin nyo guys, kung gusto nyo pumunta rito, sumakay lang kayo ng LRT papuntang Carriedo. Tapos sa Carriedo, pwede kayo sumakay ng tricycle. Mura lang naman yung babayaran nyo para mapunta kayo rito sa Arangke. So dito guys, maraming binibenta mga aso. Meron mga chow chow. May mga pusa na Persian. So kung naghahanap kayo ng aalagaan nyo guys. So panoorin nyo itong video na to guys. 5'5". Babae to? Babae pa po. Babae, ilang months na to? 2 months. 5'5". Pwede itong mga tokoya, Dutch? Apo, Dashian. Sa Dashian naman, 6'5". Sa ito lahat, ano to breed mo? Yung iba. Sige, thank you. Ano pala mo, kuya? Ace. Sa arang ito, guys. Sige, salamat. Mini pinch, crossbreed. Maganda to. Sige, salamat. Uy! May husky. Boss, magkano husky nyo? Yan. Ha? 10,000 plus. Malaki na to sa 10K. Magtutuman pa lang yan. Bayan. Yung mata pa niya maganda. Sige mo na lumos. Pati chow chow mo? Chow chow. Magkano? 8,500. 10K, 8,500. Saan mo meron yan? 8,500. Ilang months na yan? 4 months. 4 months. Ito lalaki, eh babae. 8,500 din to? Hindi, 12K. Sige, salamat. Ayan, eh, marami pa sa problem. Ito yung maganda eh. Ito guys, maganda. Parang yung mata niya, ano na talaga. Bayi na. Bayi na yan. Malaki na sa 10 months. Ay, sa ako. So. Ito cute. Mas magkano nito nyo? 7,500. May mga ano rin silo. German Shepherd to? Golden Retriever. German pala black. Halos same lang. Same lang kayo ng presyo rito, no? 10K sa Chow Chow. Sa Chow Chow. Ganda ng chow-chow niya rito. Ang laki yan. Marami pala rito talaga. Ayan, ang ganda niya. Marami rin silang cheat soup. May mga pusa rin. Magkano yung chow-chow niya, boss? Yung ganito. Bird type yan, di ba? Ano nga yung bird type? Sampo. Maganda to. Pero may naham. Okay. Chow chow nila rito, sampo. May pusa rin. Ang pusa. Ay, malaki. Magkano pusa niya, te? Ha? Yung ganitong pusa. Malali. Ito. Ayan. 8,000. Ibin na lang. 8,000 sa babae, 7 sa lalaki. Maganda to. Maganda. Sige,
tayo sa lamad. Itatayo na yan. Pusa niya. Pagdating doon, wala na mga gulayan na yan. Hello. Hello. Ayan. Kapag pupunta kayo, doon yung magaganda yung yung chow chow. Doon. Tapos may pusa rin dito. Di na ako nagtanong ng marami. Dito may mga pusa rin sila eh. Ito yung cute. Basahin nyo to. Magkano po to? Okay lang. Kaya edit ko pa naman to eh. Wala kasi yung 8.5. Ganda rin ito. Sige po, salamat. Scottish. Ito maganda to, ito talaga. 8.5. Pag nagdagdag na ako ng alaga. Ito naman sa mga 6,000 to. Mga Persian. Ito magandang Persian to. Persian cat, Scottish. Ito British. Tapos British or this. Ito maganda rin pa guys. Magkano ito boss? 8.5. Oh, utog. British. May mga ilang months na ito boss? 2 months. 2 months pa lang sila oh. Ang pusa mabilis lang maparami yan eh. Pero kailangan maganda rin yung breed na lalaki. Sige boss, salamat. Nakita nyo na yung Arrankes. Hindi naman siya ganun kalaki, pero open area siya. May mga ilang aso rin na binibina. Sobrang gaganda rin talaga. Lalo na yung husky na kulay itim tapos blue yung mata niya. Sobrang mura lang niya para sa 10,000. Tsaka medyo malaki rin siya. Magto 2 months na daw yun. Meron din ako nakitang Cheech Tzu na white talaga siya. Sobrang ganda kamukha niya si Precious. Meron din mga chow chow daw na tagda 10,000 pesos. At meron din mga pusa. So ganun yung itsura ng arangke. So open area siya. Possible yung mga hangin talagang ma-absorb ng mga alagang pusa at aso doon. So ito guys, yung mga pointers na ibibigay ko ngayon sa inyo guys is napaka-importante, tandaan nyo kapag bibili kayo or mag-shop kayo ng aso, kahit saan man kayo bumili, kahit sa Facebook page, sa online, sa mga breeder, sa arangke, or kahit saan lugar, ito dapat yung tandaan nyo kapag mag-shop kayo ng aso. Una, itanong nyo kung na-deworm na ba yung bibili nyong alagang aso. Second, tanongin nyo kung na-vaccine na ba ng 5N1 shot or 6N1 shot. Third, yung medical record. Napaka-importante nun para makontinuous nyo kung ano yung gagawin sa alagang aso na binili nyo. Kasi nakakapanghinayan guys, kapag yung mabibili nyo ay may sakit. So, nakaka-prostrate yun guys, promise. Tapos nakakapagod. Baka matroma lang kayo. Kaya itong binibigay, sinashare ko sa inyo is para meron kayong guide kung paano kayo mag-shop. And then, fourth, syempre, kailangan kunin nyo yung contact number. Mas maganda kunin nyo yung Facebook page or kahit messenger ng pagbibilhan nyo. Kasi alam nyo guys, kailangan nyo i-monitor yung aso. 7 days kasi bago nyo malaman kung may sakit ba yung aso, may parvo ba, or may distemper ba. 7 days kasi lalabas yung sign and symptoms. So, 7 days nyo rin bago madala sa vet. Kasi kapag kunyari nabili ko siya ngayon yung aso, hindi ko siya pwede dalhin agad sa vet. Kasi kailangan mo muna i-monitor yung aso within 7 days. Para mahirap kasi napapabaksinan nyo yung aso dun agad, nakakabili nyo pa lang. Baka magalit kayo sa vet. O bakit nagkasakit to? Kasi yun pala kakabili nyo lang at sa arangke nyo or kasan nyo man siya binili. Yun. Tapos napaka-importante rin na tanungin nyo yung bibilhan nyo. Tanungin nyo na kung meron may mangyari ba rito sa aso, eh meron po bang warranty? May guarantee po ba ako na healthy tong aso? May guarantee po ba ako na kapag may nangyari sa aso na to, within 7 days, eh pwede nyong i-refund? Kung hindi man i-refund yung pera, pwede nyo bang palitan yung aso na nagkasakit within 7 days? So, yun yung importante. Mas maganda kung meron kayong kasulatan. Pero kung mabait naman yung breeder, kung talagang pagkakatiwalaan nyo, kahit walang kasulatan, kung sa tingin nyo, parating nyo nakikita sa Facebook, healthy yung mga alagang aso, eh kahit wala namang kasulatan, okay lang. Tapos, pero mas maganda talaga kung meron kayong kasulatan. Hindi kasi pare-pareho yung ugali ng tao. Mas maganda kung meron kayong kasulatan. So, yun lang naman yung mga dapat yung tandaan. Kasi napaka-importante na healthy yung mabibili yung aso para hindi kayo ma-prostrate,
para hindi kayo ma-disappoint at para hindi rin kayo matroma. Nakaka-traumatize guys kapag bibili kayo ng aso tapos within 7 days nagkasakit na matay. Sobrang sakit nun kasi hindi ka lang nasaktan, pati bulsa mo nasaktan. Kaya ka nga bumili ng aso para meron kang companion, para meron kang makasama, para maging masaya ka. Ganun yung reason kung bakit tayo nag-aalaga ng aso. To make feel better, to make feel happy. Kahit wala tayong love life ganun. Kaya sinashare ko to sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kung bibili naman kayo ng aso online, tandaan nyo ha, ako hindi ako nag-down payment. Never. So, nasa inyo na yung kailangan, huwag nyo rin paasahin yung seller. At yung ibang buyer, huwag naman bogus. May mga bogus na buyer eh. Gusto ko yan, bibilin ko yan, tapos hindi naman pala itutuloy, kawawa din yung seller. Pero make sure, kapag bibili kayo, kailangan wise din kayo. First, kailangan makipag-video call kayo sa bibilhan nyo. Makita nyo yung aso na kumakain, malakas kumain, hindi nagtatae. Tapos, umiinom. Tapos, energetic. Dapat yun yung makita nyo kapag bibili kayo online. I-video call nyo. Huwag kayong maniniwala sa voice record. Huwag kayong maniniwala sa picture. Kasi yan mga yan, pwedeng i-grab lang yan sa iba. Tapos, isi-send sa inyo. So, kailangan video call. Kung kaya nyo dalawin yung bibilihin yung aso, dalawin nyo. Huwag na huwag kayong magda-down payment kung sure kayo na bibilihin nyo talaga. Ako ganun kasi ginagawa ko. Ang ginagawa ko, may nag-rehome sa alaga akong aso na dalawa. Yung isa pinag-giveaway ko. Yung isa naman, pinag-rehome ko binili. Tapos nag-meet kami sa market. So ganun lang, meet up. Talaga yung ginagawa ko para sure din. Tapos binibigyan ko ng assurance yung cost yung bumili na kapag nagkasakit. Tsaka minomonitor ko rin naman, kung tinatanong ko rin naman, ma'am, kamusta na yung puppy? Nagtae po ba? Ganyan. Kumakain po ba? Kasi may mga puppy na kapag napunta sa iba is na stress, ganyan. Naninibago pa, kailangan pa mag-adjust. So, talagang tinatanong ko, minomonitor ko. Yung kuto kasi talaga garapata. Minsan talaga hindi maiwasan yung garapata talaga guys. Kahit sobrang linis ako, may time talaga na dito sa bahay may garapata. Kaya ginagawa ko pag naglalaba ako ng kurtina, nilalagyan ko pa rin ng panggarapata. Binubudburan ko para yung kurtina malinis pag nilabhan. So yun lang yung mga pointers na gusto kong i-share sa inyo na magagamit nyo kapag bibili kayo or magsa-shop kayo ng aso. So napaka-importante na merong warranty yung bibili nyong aso. Meron kayong kasulatan or kailangan kunin nyo yung contact number ng bibilan nyo para dalawa kayo mag-update about sa puppy. So, yun lang guys, that's it for this video. And if you like this video guys, so don't forget to click thumbs up. At by the way guys, magkakaroon nga pala tayo ng puppies giveaway. Antayin nyo lang yan guys. Kaya kailangan nakasubscribe kayo dito sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell on para everyday na mag-upload kayo is ma-update kayo about sa puppy giveaway natin at sa mga video na i-upload ko rito. At kung meron kayong gustong gawa ng content, comment nyo lang dyan sa ibaba. At kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. At pwede nyo rin akong i-DM or i-PM nyo ako sa aking Facebook page na Chitso Po Family para masagot natin yung mga question nyo. Please follow me on my Facebook page Chitso Po Family. At meron din akong TikTok na Janwi at saka Instagram Janwi. So yun lang guys, antayin nyo yung puppy giveaways natin. So hinihintay ko lang talaga na magkaroon tayo ng panimagong puppy para ma-share sa inyo guys. At nabigyan ko na pala ng isang puppy, ito yung winner before. Siya yung winner before ng puppy giveaway natin. So magkakaroon ulit tayo guys. So kaya mag-subscribe na kayo, like and share para sa mga susunod pang mga video guys. So maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye.